Maying kaadlo mga higala. Year 1991 nang magsimula ang isumbong mo kay Tulfo sa radyo. By 1994, nasa television na kami. Modesty aside, ang programang ito ang nag-jumpstart ng sumbungan ng taong bayan sa radyo at television. It is with great pride that isumbong mo kay Tulfo has become a public service genre in the media. Over the years, nagpalipat-lipat kami ng istasyon. May mga panahon na kami ay nag-off the air. Still, ang mga inaaping kababayan natin ay nagpatuloy sa pagsusumbong sa inyong lingkod. We never completely bowed out. At ngayon, without much ado, nagbabalik sa telebisyon ang Isumbong Mo kay Tulfo. Niloloko mo, gusto mo nang maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Ano, matitingnan ko pa? Ano bang na-train niyo OFW sa Korea? Sabi ko, this must stop. Alam naman namin, kita namin itsura mo eh. Pero tupla, hindi ko rin kilala ang nanay mo. Sabi, ang kapitan at saka yung kagawad ng mga barangay, hindi pwedeng hindi alam ang nangyayari. Kinapi ka ba? Sumbong mo kay Tulfo. Sa agency, sinabi ko na po sa kanya na gusto ko na pong umuwi kasi parang pagod na po yung katawan ko. Tapos ang sabi niya na idadalhin kita sa ano sa Damasco, sabi niya, hindi po niya sinabi na sa Syria. Sabi ko po sa kanya, ayoko na po talagang tumunta sa ano sa Damasco kasi gusto ko na po talagang umuwi hanggang sa kinulong po niya ako. Tatlo po kami ma'am eh, na kinulong po niya sa ano, parang freezer. Hindi po niya kami pinakain ng 2 araw. Sabi niya, ang sahod daw doon is $350 po. Tapos pagdating ko po sa ano, doon po sa Syria, ang sahod ko lang po is $190. Tapos doon, mag 1 month na ako doon sa agency ko. Tapos noon, tinawagan ako ng amo ko. Ang sabi ng amo ko, halika dito, may sasabihin ako sa'yo. Tapos pumunta na ako sa bahay nila. Tapos sinabihan ako na nasaan na daw yung alahas nila. So sabi ko, hindi ko po alam. Tapos noon, pinakulong na po nila ako. 4 months po ako sa kulungan. Ilang taong ka lang po? 2 taong ka lang sinaduhan? Opo, nakakatawag pa ako sa kanila. Tapos nung nanganak ko po, sabi ang pinagkos na po ako. Alam mo po ako. Tapos nung tatlo hanggang makaapit yung lakas ko na taong Ano ang mga trabaho?
Sina Ana, Digna, Amal at Dalia. Not their real names. Ay kabilang sa 38 victims ng human trafficking sa Syria. OFW sila, Overseas Filipino Workers. Isang global identity ng mga Pilipino. Mabuti ba o masama ang label na ito? You make your own conclusion. But from where we stand, hindi mabuti. Rape, hindi pagpapasweldo, physical abuse na nauwi sa mental disorder at pagkakasakit. Pagsasampa ng mga kasong hindi totoo, kalaboso. Sa pool simula, ganyan ang mga reklamo na idinudulog sa amin ng mga OFW. At ngayon sa panahong ito, same old story pa rin. Pero hindi lang pa isa-isang kaso. 38 agad sa isang bagsak. Last we heard, ang 38 ay nadagdagan na at dumarami pa. Nalaman namin ang kasong ito sa Syria nang mag-text sa akin si Tony Alve. High school classmate ko siya na isa ng successful accountant sa Amerika. Ipinalam sa akin ni Tony ang isang investigative report sa Washington Post tungkol sa mga babaeng OFW na ipinagbili sa Syria para maging alipin. Ang presyo nila, $8,000 hanggang $10,000 bawat isa. My high school classmate was agitated, to say the least. I am a jaded journalist. Maraming taon akong police reporter. Pamilyar na pamilyar ako sa mga nakakaiyak na problema ni na Juan, Pedro at Maria. Pero this time, napaiyak pa rin ako. I am telling you this to underscore the inhumanity of it all. Base sa artikulo sa Washington Post, sunod-sunod na column sa Manila Times ang sinulat ko tungkol sa mga Pilipinang naging alipin sa Syria. Umasa ako na kapag ang mga iyon ay nabasa ng concerned government agencies, may gagawin sila one way or the other. Angels, ano na yung mga kaso natin ngayon? Yung labasin yun sa Syria, di ba may dalawa tayong papagamot doon? Okay. Si Leia at saka si Janet. Si Leia, hindi siya yung sa Cavite. Cavite. Siya yung tumaka sa employer niya. Okay. Diba, yung sabi niya masakit ang katawan niya, hindi siya papagamot natin. Siya, hindi lang siya nakaluwas pa kasi nag-lockdown. Okay. Pero luwas siya nakaschedule na. Okay, pwede siguro nga sa online, kasi bawal naman na... Umiyahin po si Marina. Tawagan ko nga si Senator Bongo. Senator Bongo! Si Montour po ito. Yes, tungkol ito sa mga babaeng OFW sa Syria.